isipan ay pinakamalikhaing parte ng ating katawan. Kaya nitong tayo ay pasayahin, paibigin at maging takot. Sinasabi sa pag-aaral na 10% lamang talaga ng ating utak ang ating ginagamit upang tayo ay manatiling buhay at maging pangsyonable sa araw-araw. Ano nga kaya ang lihim na itinatago ng ating isipan? Kaya naman, samahan niyo ako upang ating tuklasin ang 10 litratong mga pagsasabi iyong pagkatao. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe kung nais naman po ninyo ng mas malaliman pang pagtalakay sa mga kwento at bagay-bagay. Mag-subscribe din po sa isa ko pang channel, ang Karunungan at ang Information Channel. Ito po si Tinagalog. Maraming salamat po. Number 10. Tingnan ang litrato at sabihin kung ano ang iyong unang nakita. Sinasabi sa pag-aaral na kung ang iyong unang nakita ay ang magkapareha, na tila ba may ginagawang kakaiba, binabati kita dahil ikaw ay green-minded. Ayon sa pag-aaral, ang mga bata ay walang kakayahang makita ang iyong napansin. Sa halip na ang makita ay ang magkapareha, ang mga bata ay ang tanging mapapansin ay ang mga dolphins. Number 9. Sa susunod na litrato ay kailangan mabilis ang iyong pagsagot. Alin sa dalawang hagdanan ang paakyat at alin naman ang pababa? Kung ang iyong sagot ay ang hagdan sa kaliwa, ay ang pataas, samantalang ang nasa kanan naman ay ang pababa, iyon ay nagsasabi na ikaw ay lamang sa impluwensya ng mga Western o yung mga gawaing hinango sa mga taga-kanluran katulad lamang ng bansang Amerika. Kung sa iyong palagay naman ay ang kanang hagdanan ay ang pataas at ang kaliwang hagdan naman ay ang pababa, nangangahulugan lamang na mas lamang sa iyo ang impluwensya ng mga bansang Arabo katulad lamang ng Bahrain at ng bansang Kuwait. Number 8. Sa loob ng 3 segundo ay hanapin ang ulong ng lalaki. Kung sa loob ng 3 segundo ay nahanap mo ang ulo ng kalbong lalaki sa lahat ng mga kape, ay nangangahulugan lamang na ang iyong kanang bahagi ng utak ay mas developed kung ihahambing sa karaniwang tao. Ang parte ng utak na ito ay may kinalaman sa pagiging malikhain at sa sin. Number 7. Sa susunod na larawan ay tingnan kung ano ang iyong unang makikita. Kung sa unang tingin ang iyong nakita ay ang hayop na leon, ito ay nangangahulugan na ikaw ay ang tipo ng tao na hinahanap ang ugat ng isang sitwasyon. Ikaw yung tipong hindi natatakot harapin ang pinakamahirap na sitwasyon. Ikaw ay nabibilang sa mga tinaguriang matatapang na tao. Kung sa iyong unang tingin naman ay tila isang kakaibang ibon ang iyong nakita, ito naman ay nangangahulugan ikaw ay padalos-dalos sa mga sitwasyon o desisyon na iyong pinapasok at pinagawa. Yung tipong bahala na system ang katuwiran sa kanyang buhay. Ngunit sa kabilang banda naman ito, ikaw ay malikhain at mabuti ang kalooban. Number 6. Anong hayop ang iyong unang makikita sa larawang ito? Kung iyong nakita ay ang bibe o duck, posible na ikaw ay pabigla-bigla at binabase ang iyong mga desisyon ayon sa iyong nararamdaman o sa iyong emosyon na kung tawagin naman nila ay sumpong. Kaya naman kadalasan, ikaw ay pabigla-bigla rin sa iyong mga desisyon. Kung iyo namang unang nakita ay ang koneho o ang rabbit, ikaw yung tipo na pinag-iisipan muna ang kahahantungan ng iyong mga gagawin. Kumbaga, ikaw yung tao na nag-iisip munang mabuti bago pa ikaw ay magdesisyon. Pero hindi naman ito nangangahulugan na ikaw ay cold at walang pakialam. Nag-iisip ka lang talaga ng mabuti sa mga bagay at kung ano ang kahihinatnan. Number 5. Anong hayop ang iyong unang makikita sa litratong ito? Kung ang unang tingin iyong nakita ay ang dalawang buaya, ikaw yung tipo ng tao na palagi ang pinipilit na ilagay ang sitwasyon sa tama. Ikaw rin yung tipo ng tao na gustong laging ikaw ay ang masusunod. Hindi naman ito nangangahulugan na ikaw ay boss at talaga namang arrogante. Sa halip, ikaw naman ay isa sa pinakamagaling at may kakayahang mamuno.
Kung sa iyong tingin naman, ibon na iyong unang nakita, ito ay nangangahulugan na hindi mabigat sa iyong kalooban na ikaw ay sumunod na lamang. Ngunit hindi ito nangangahulugan na wala kang sariling opinyon. Hindi mo nga lang talaga ugali ang makipagtalo para lamang mapatunayan. Sa halip ay mas pinipili mo ang halaga ng pagkakaibigan at makikisama kaysa sa pamumuno. Number 4. Ano ang iyong unang makikita sa litratong ito? Kung sa iyong unang tingin, nguso ng aso ang iyong unang nakita, ito ay nangangahulugan na ikaw ay ang tipo ng tao na iniisip muna ang mga bagay-bagay ayon sa iyong mga nakikita at nasaksihan. Katulad din ng karamihan, kumbaga ikaw ay ang tipo ng tao na ang gusto ay real talk at walang patumpik-tumpik pa. Kung iyon naman unang nakita ay ang buntot at paa ng aso, ito ay nangangahulugan na sa bawat desisyon na iyong ginagawa ay base lamang sa iyong orihinal na kaisipan. Walang impluensya ng ibang tao. Ikaw ay ang tipo ng tao na susundin kung ano sa tingin mo ay ang tama base sa iyong sariling pananaw. Ginagawa mo ito dahil ikaw ay likas na malikhain sa kahit na ano pang bagay. Number 3. Ano ang iyong unang makikita sa litratong ito? Sa unang tingin, iyong nakita ay isang dalagang nakalingon. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay isang klase ng tao na positibo ang pananaw sa buhay. Ikaw ay likas na masayahing tao. Kung sa iyong unang tingin naman ay matandang babae ang iyong nakita, ito ay nangangahulugan na ikaw ay marami ng karanasan at pinagdaanan sa buhay. Kaya naman ikaw ay sanay sa pag-aanalisa sa mga problema at sa lahat ng anggulo bago ito ay resolbahin. Sa madaling salita, ikaw ay isang tipo ng tao na metikuloso. Number 2. Ano naman ang iyong unang makikita sa litratong ito? Kung sa unang sulyap ang iyong nakita ay ang bungo, ikaw ay isang uri ng tao na naiintindihan ang katotohanan na lahat ng bagay kahit pa ang mabut at masaya ay pansamantala lamang at hindi panghabang buhay. Kung sa iyong tingin naman, babaeng nakatingin sa salamin ang iyong nakita, ito ay nangangahulugan na ikaw ay kulang pa sa eksperyensya sa buhay. Kaya naman, madalas hindi mo nakikita ang mga bagay-bagay at ang mga ugat ng problema. Kaya naman ito ay paulit-ulit na nangyayari sa iyo. Number 1. Ano ang iyong unang makikitang hayop sa litratong ito? Kung iyong unang nakita ay ang gansa o duck, ito ay nangangahulugan na ang kanang bahagi ng iyong utak ay siyang ang pangunahing ginagamit kung ikukumpara ito sa kaliwang bahagi. Kaya naman ikaw ay ang tipo ng tao na maawain. Kung iyong namang nakita ay ang kuneho o ang rabbit, ang iyong kaliwang bahagi naman ng utak ay siya namamayani kung ikukumpara sa iyong kanang bahagi. Kaya naman ikaw yung tipo ng tao na detalyado sa mga bagay-bagay. Mas inuuna mo ang mas malalim na pag-alam sa sitwasyon bago pa ikaw ay umaksyon. Kung halos salitan o sabay naman na iyong nakikita ang kuneho at ang gansa, ito ay nangangahulugan lamang na ikaw ay may malikhaing kaisipan. Kaya naman kaya mong basahin ang isang sitwasyon na walang kahirap-hirap. May mga bagay na tayo lamang ang nakaaalam. Sino nga ba ang mas makakikilala sa atin kung di ang ating sarili? At iyan ang 10 litratong makapagsasabi ng iyong lihim na pagkatao. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag pa rin pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli po, ito si Tinagalog at sa inyo po, maraming salamat sa suporta at peace out!